ni panahon tayo'y inalipin ng ngalan niya'y ating samitin. Paano di tayo lingapin? Payang muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sabikin sa riwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay unang araw o auno ng Oktobre. Kinugunita po natin si Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Saint Teresa of the Child Jesus of Lisieux. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor at pambansang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pinanang live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At isama pa rin natin o idagdag ang ating intensyon para sa lahat ng mga naapektuhan ng Bagyong Julian. Mga kapatid, ang pagsubok sa buhay ni Santa Teresita de Jesus ay isang halimbawa o ehemplo na matularan natin na kahit na siya ay batang-bata pa na pumasok sa buhay relihiyoso, ang kanyang puso ay kanyang inilaan sa Panginoon. Tayo ay tinatawag din na maging matapat sa ating buhay at manatili na maging matapat sa Diyos sa lahat ng mga pagsubok sa buhay gaya ng ginawa ni Job. At mga pagsubok na kahit sa panahon ng ating Panginoon ay hindi pinatuloy sa Samaria, ay nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang paglakbay tuwong Jerusalem upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Sa mga sandali na atin pong nakalimutan ang pagtalima sa kalooban ng Diyos dahil sa ating mga personal na mga kadahilanan. At dahil dito tayo nagkasala, dahil sa ating kahinaan at karupukan, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapumbaba at mga bata. Gayun mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita ng Batang Hesus.
upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sobrang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, "Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya nung ako ay isilang niya? Bakit kaya ako ay ipinaghele pa? Inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya. Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak o tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak. Yamang sa libingan wala nang gumagawa ng kasamaan. At ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatayay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kayamanan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawaan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahala't lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit ng ako ay malibing. Kabilang na ako niyong malapit ng sahukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina na't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animo'y nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimod. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malakas na alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 alleluia. Oh.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ka bang magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi niyo alam kung anong uri ng espiritu ang suma sa inyo." Sabi niya, "Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Ngayon ay kapistahan ni Santa Teresita del Niño Jesus o Batang Jesus o tinatawag kuminsan Santa Teresita ng Lisieux. At ang kanyang buhay ay puno ng hamon. Pero tayong mga Pilipino ay may kasabihan. Habang may buhay, may pag-asa. Para kay Santa Teresita del Niño Jesus, hindi ganyan ang kanyang pangpagtingin. Ang pagtingin niya, habang umiibig sa Diyos, may pag-asa ang buhay. Ang mahalaga pala ay ang ating pagtingin sa mga hamon sa buhay, sa mga pagsubok na pagdaanan ng buhay. Pagsubok o mga hamon na upinagdaanan sa buhay sa salitang Hebreo ay etgarim. Pero ang ating mga pagbasa sa Ebanghelyo ay nasa Koinokonagrigo. Sa Koinokonagrigo, ang etgarim ay proklesis na nasali naman sa Latin ng provocatione sa atin, pagsubok. O sa English, challenges. Kapag tingnan po natin sa Biblia, kakaunti lang po. 25 na beses lang na ulit ang salitang pagsubok. Pero kahit na napakaliit lang na naulit sa Biblia, ito ay mahalaga sa atin. Mahalaga sapagkat ang mga pagsubok sa buhay ay siyang panahon na tayo ay matuto. Ibig sabihin, nagtuturo sa atin ano ang tama, ano ang mali. At kung tayo ay humarap sa mga pagsubok sa buhay na may pananalig sa Diyos, gaya ng ginawa ni Job, na ngayon sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Job, Kapitulo 3, verso 1 hanggang 3, verso 11 hanggang 17 at verso 20 hanggang 23, ipinalabas ni Job ang kanyang mga saloobin na punong-puno ng mga paghinanakit. Ano ba ang saysay ng buhay? At kanya pang sinasabi na sana namatay na siya nung bata pa. At
matulad siya sa gaya ng mga prinsipe, mga hari, at mga pinuno na nagtayo ng kani-kanilang mga palasyo, ngunit namatay din na sa libingan, ayon pa niya, doon ang tunay na paghimlay. Sa loobin ng isang taong matapat sa Diyos, siya ay nagsabi sa bandang huli na hindi siya lalayo sa Diyos, na tili siyang matapat. At ganun din ang hamon sa buhay natin. Kuminsan, sabihin pa ng iba, kung saka ako nanalig sa Diyos, kung saka ako naging aktibo sa simbahan, ay ganito mga pagsubok sa buhay. Kuminsan, sinisisi pa ang kanyang pagtubo sa buhay pananalig sa Diyos. Pero, kailangan natin na dapat tingnan na ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay. Maging aktibo ka sa simbahan o hindi. Pero, ang pagsubok ay darating sapagkat ito'y napakahalaga sa tao. Ang kailangan na natin ay ang ating pagtalima sa kalooban ng Diyos at huwag tayong lalayo sa Kanya. Gaya ng ginawa ng salmista sa ating Salmo 87 ngayon na sinasabi ng salmista, Panginoon, ako'y dinggin ang lahat ng pagsamo ko at dalangin. Hindi tayo bibitaw sa Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa buhay. Kaysa lahat ng mga pagsubok sa buhay, hindi tayo kagaya ni Juan at ni Santiago, mga anak ni Zebedeo, na sinabi kaagad sa Panginoon, Panginoon, payag ka ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit? Parang maalala yung ginawa sa panahon ni Propeta Elias na kung saan nagpababa ng apoy. Pero ibang klase naman yung pagbaba ng apoy upang sunugin ang mga alay na walang ginagamit na apoy sa lupa upang ipahayag ang tunay na Diyos. Kaya hindi tayo magiging mapusok sa buhay. Dapat maalam at maayos at masinop ang ating mga pagharap sa lahat ng pinagdaanan sa buhay natin. Dahil ito'y magtuturo rin sa atin ano ang tunay na pagkatao natin na nananalig sa Diyos o may Diyos. Kapag wala kasing Diyos sa buhay natin, sa mga panahon ng mga problema, sa mga pagsubok sa buhay, ay kung saan na napunta ang ating iniisip. Tatlong bagay ang dapat nating tingnan upang tayo makaharap ng mabuti sa pagsubok ng buhay. Una, ang pagtingin sa mga adikain at tunguhin sa buhay. Ito ba ay kaya nating gawin o kamtin? Yun ang una. Pangalawa, ang pananalig o panampalataya sa Diyos ay siyang pundasyon na siyang nagpapatibay sa atin. Sa panahon ng pagsubok, lalo pa nating paigtingin ang ating panampalataya nang sa gayon, tayo ay may basbas sa ating Panginoong Diyos at lahat ng kilos natin ay kilos na ginagabayan sa diwa ng Diyos. Pangatlo, dapat nating tingnan na ang bawat pagsubok sa buhay ay isang pagkakataon na tayo ay lumago, na tayo ay tumubo, na tayo ay umabong sa ating buhay. At ating makikita ang saysay at kabuluhan ng lahat ng ating pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Huwag tayong aayaw o iiwas sa mga pagsubok sa buhay, lalong hindi tayo tumubo bilang tunay na tao. Huwag nating sisihin ang ating kapwa-tao sa lahat ng mga kapalpakan sa buhay natin o sa lahat ng mga pagsubok sa buhay.
o sa mga paghihirap sa buhay. Ang lahat ng mga paghihirap at mga pagsubok sa buhay natin ay gawa rin natin. Tayo ang nagpasya. Harapin natin na isang tunay na tao na isang may lakas loob na pagharap sa hamon ng buhay. At dapat rin nating tingnan na ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ay hindi matatapos sa tinatawag na pagkalugmok sa ating pagtingin sa buhay o dili kaya sa negatibo na pagtingin ito. Huwag nating tingnan ang mga bato na ating hinaharap sa buhay bagkos ito'y mga nariyan upang makapatong ating mga paa upang makatawid sa buhay. Huwag nating tingnan ang lahat ng hadlang sa mga simula sa mga adhikain natin na ito ay hadlang bagkos lahat ng ito ay makakatulong sa atin upang lalo pa tayong magiging mapanlikha at lalo pa tayong gumagawa ng isang tunay na masinop na maigpawa natin ang lahat sapagkat lahat ng pagsubok ay lalo pang nagpapalalim. Una, sa ating pananalig sa Diyos. Pangalawa, sa ating kalaman bilang tao. At pangatlo, upang tayo'y lagi pang masinop at maalam sa ating pagsabuhay ng lahat ng mga aspekto ng buhay natin. Kung tayo ay umaayaw, kung tayo ay lumilihis sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok sa buhay, hindi tayo tao. Kapag ka tayo ay hindi marunong humarap sa mga suliranin, mga hamon at pagsubok sa buhay, hindi rin masabi natin na tayo ay matino bilang tao. Upang tayo'y maging tunay na Kristiyano, ating tingnan ang pagsubok ay pagdaanan natin sapagkat kung gaano kahirap ang sakripisyo sa buhay, ganun din katamis ang kagalakan na ating makamtan. Wala pong kagalakan kapag walang cross. Wala pong pagkabuhay muli ng ating Panginoon kapag hindi naipako at namatay sa cross. Kaya tayo, haharap sa lahat ng mga pagsubok sapagkat ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay pa sa ating pananalig, pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. Harapin natin ang mga pagsubok sa buhay sapagkat tao'y tao at bilang tao may karunungan na bigay ng Diyos upang ang lahat ay maigpawa natin, upang ang lahat ay matagumpayan natin at sa bananguli sa buhay natin, nakapnan natin ang tunay na kaligayahan at tagumpay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Langin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbalik loob at pagpanibagong buhay. Atin pong itutugon, Ama, umunlad nawa kami sa paging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili
na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamagitan ng anak na puspos ng kanang loob, hiningin namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aking Panginoong Jesus, ako'y inibig mo at inaking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahaling iyas, iligintong dilog ko, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamit. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagparangal kay Santa Teresita del Niño Jesus, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapagkumbabaan niyang iyong ikinahatwa ay ginagap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat ni kayo aming pasalamatan ngayon ikinagalak namin may mga banal na tao na nagtataga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, amit ibinigay ang iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais kaming makarating at humantong. Kay kaisa ng anghel si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kos ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Nagkami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na magkasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose kaysa ang mga apostol ni San Juan Bautista ni Santa Teresita del Niño Jesus ni San Roque ni San Lorenzo Ruiz de Manila ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at teresat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang gakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 3, 2024, Webes sa ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang membro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo
na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang mong muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita del Niño sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na nakusposting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Kailangan natin ang pagharap ng mga pagsubok sa buhay na may pananalig at pag-ibig sa Diyos upang matamo natin ang tunay na tagumpay. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang itasbagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan mo yung mga karamdaman. Sa pangitan ng binisito na maalal ng pangako ng sabinyag, na ikaw ay kinaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kabipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka na amin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, y lo alhati, cariño.